DXKC Cebu, DXKS Surigao, DXKD Dipolo, DXKO Cagayan de Oro, DXKT Davao, DXKP Pagadian, DXXX Zamboanga, DXDX General Santos. RPN Radio Philippines Network, DXKD Dipolo Radio Ronda. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tagna sa Radyo Ronda unto palas 8. Tagna, hatod ka na to sa Tanduway Live. Ang gaan pag may kasama Tanduway Live. Kasama Tanduay Live. Drink responsibly. Kung makalat, breaking tweet ni at hindi ito scam. All caps, gamot sa cancer. Question mark, miracle tea, exclamation. Mapa stage 1, stage 2, stage 100. First 100 emoji to DM will be healed with good hair. Huwag paloko, mag-fact check muna. Ang totoong balita, tunog tama, dapat tama. Isang paalaala mula sa KBP at ng istasyong ito. Click number 2. Order now. Arrow down, arrow down. Pagtibayin ang sama. Dahil tayo, ang tibay ng loob ng isang buong bansa. Tanduay Rum, higit 165 years nang sumasaludo sa mga Pilipino. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. Paturagas! Matod ka ninyo sa mga lapas ng mga balita. Paturagas! Mga balitang gikan sa lokal, rehonal ug nasyonal ng mga tinubdan. Paturagas! Hisgot sa bisan unsang hinisgutanan na may kalabigitan sa katawhan. Paturagas! Inyong mabati gikan sa adlaw Lunes hangtod Biyernes, din hilaman sa RPN DX Kini Dipolo, 10:53 sa dial sa inyong mga radyo. Paturagas! Ug karon, aniya ang inyong alagad. Hello. Hi. How are you? Kumusta, maayong buntag? Good morning, magandang umaga, buenos dias. Assalamualaikum. Mapiagandaw. Kumusta? Welcome ning atong tolomano ng Paturagas nining adlaong Friday 10 sa June 2022. Agoy! Hapit na gyud. Pila na lang ka adlaw? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Katong mga Tam Jones and Tawon. Kaluoy mga karunda. Nya, what, ang working day, wow, 5 kaadlaw na lang. Okay, tama naman na gawin sila 17. Ano ba, 16. Di naman, kaabot 30 taon. Kaluoy, pastilan. Ha? Oh, no! Silan, pagkaluoy yung taon. Inaon sa akong inanim gining kuan dagan sa panahon labi na sa pamulitika o gining sa LGU kinsay mahimong mayor kinsay mahimong gobernur ana ramang gina kapit-kapit ramang yun Oh no, basta gobyerno. Oh no, muna ilikod mga karunda. Muna, huwag mga plank trabaho katong daari sa mga kininkuan, national ahinsya sa gobyerno. Kung pwede yun, national mga karunda, national government. Ayaw lokal kay guy, lahi na pong mayor, lahi na pong governor, agoy, lahi na po di mong pwesto. Oh no! Oh, no.
May pakang doiki o ari mo ari kang doiki. O kinsay gustong mo ari diri magkauban na to sa RPN DXKD ali. Welcome mo kayo. Dali mo, dali. May kayo ngitas doiki kauban. O si Ate Antonia, ngita po ni kauban. Ala, dali mo. O hasta ko, ngita po kong kauban. Dali, dali. Oh, ay nagdugay-dugay ah. Agi sa gera sa Ukraine. Inyo kauban mga karunda, Jinsil P. Garrido. Ngita ni kauban, dali. Ala, ari mo dali. O sige po, gininyong alagad ang tingog sa bata ng Filipino, Dennis Garay. Ang ngita niya po kauban, hala, ari, dali mo, dali. Si Kuya J, murag di niyong ngita kauban. Si Ate Antonia ra, ngita ni kauban po. Oh, medyo ang ngita kauban ni, daghan kayo ni ngita kauban dali. Hala, katong mga, sas, ginoowa, good mo, Tom Jones, mga karuna, pero di pagod mahuman gani ang John kay... 15 ro, 15 tapos muna swildo nila Dodds. Naon niya, pagka 15. Ha? Ha? Oh, wala may July na. 15 ro, kay maghulat sila og 30. Pwede naman sila trabaho og 30. Pero, pagka pizza unos July, wala naman, kisa naman mo trabaho dahil silang payroll in town. Wala na. Lahi naman ang lingkod. Papawaon naman sila sila lingkodan. Hoy, hawa mo dia. Kami na po yung lingkod dia. Na. Anam sa mo. Ganong papahamin ni mo? Kay gira man sa Ukraine. Na wala may muwi kay sila payroll. So mga 15 na tama din. 16, 17 ni nana. Ay kay sila payroll. Na kubra. Wala na rin yun. Goodbye. O sa ako nagigigun ha? O si Duykin. Ngita ko ba? Si Ate Antonia. Ngita ko ba? Ari mo din eh. Bahala na maghuot mo dire. Hala. Na, bugas ko no mga karunda. Di man pwede og tag 20 ang kilo. Di magsilbig ko no. Di makaya. Tanawa. Kanya, nag-uban ni tao. Pwede na ilara kayo kay Aliman Cash Kampanya. 20 pesos ang kilo. Bugas. Ana di. Ato butar na di ha. Kay Aliman ka 20 ang kilo. Nya, pagkahuman, pagdaog na, ay dili pwede, oy, 20, oy. Amo sa nauna-unaon. Wa man to, may pasalig si kampanya, nagkuhan lang to, naglantaw lang to, nga pwede, 20. Na, pagyod, eh. Tanawa, muna giingon nga, gihimo ang saa, darun pagyason. Gihimo lang mga pagpasalig, mga karunda, atul si kampanya. Dili, good, maubsan ang precious bugas. Kaya nga naman, agi sa gera sa Ukraine. Mga pan, mga karunda, mga bread. Perting mahala na gayo. Ang uban, mga ha, 5 na panisal. 5 na, perting mahala na. Ang uban, gi aron permanente ang presyo, gi paubsan, gi pagamyan lang. Oh, gi pagamyan ang panisal, gi kuag timbang. Pagamyan. Aron mo rin gapon, tag-dos, ana. Ang uban, sige, 5 gidods. 5. No. Kay, nga naman, anong nagkamahal na magigapon eh. Kaya ang mga produkto nga kuan, gigamit na ka na sa mga harina o ang raw material, gigamit na. Gipalit mo na to dito sa Ukraine, Russia. O niya, anong gipalit dito? Ano mang mumahal? Nga, bupalit dito dito. Di man pwede. Nga naman kay gera man sa Ukraine. Na, dito man gano'n gikan gipalit. Ang buto, huwag pa po kay laing na maligyan na. Dito naman, Russia man. Na di man pwede mong palit dito kay gera man sa Ukraine. Sao naman na. Wah, good. Dayon, dito sa Manila karon mga karunda. Nagpasaka na sila pulitihan po. Piso. Piso of turuts. Ha? Hindi. Ang gasolina mo size. Ang pulitih ba sa jeepney? Piso. Piso. Size. Nakuha po kayo. Natanawa. Diluoy kayo na po mga at asa man na mga bagsak di arin na po taon sa mga sumasakay.
Ngano nagpa-increase sila? Kay taas na kayo ang krudo. Oh, hangyo ang mga chopper, mga jeepney drivers, mga operators. Kay mahal na kayo ang krudo. Nya, mahal pagyo kayo ang mga piyesa. Liman ka piyesa doon. Nga, kanang kuhan, katulang gearbox nga, gipalit doon. Nga, may gani kay barato na dito sa kuhan. Manila. Oh, 10,000. Na dito sa Cagayan daw, na nakapalit og susama ito, 25,000. Pagdako sa diferensya. Na mahal. Mahal pang krudo. O di, pa-increase mo sila sa kuhan, plitihan. Na sa may makaluluoy, anak, katong sumasakay. Nga ang sumasakay, why subsidy? Asa may subsidy? Why increase? Suldo. Doon na ay gipagawas nga increase of salary sa Tripartite Wages and Productivity Board. Pero wa pa man po doon ipatuman. Oh, tuma na? Di approve na. Oh, pero wa pa. Oh, nana. Adere sa Sambuanga Peninsula, nana. Pelay ko ang 35. Oh, pero wa pa man ang katong mga employer. Wa pa man po mo patuman, nana. Masakay mo na. Ano, langan mo na. Nga, kikinahang lamang kayo na. Ah, gira man sa Ukraine. Okay kayo mga plitihan mga karunda. Mumahal ang pliti kay mahal ang gasolina. Kay dito kung nagikan sa Russia o Ukraine ng mga gasolina, mabagoy lang yung palitan. Hoy! Na, increase na. Dodge, sa ito pa. Kamu, Dodge, increase na po mo niya sa July. O, matuma na. O, ipatunga na. Ipatunga na. Ha, manunggan. Singgit yung may dito nga. Hoy! Increase na medere sa dipolog. Ana rana magrunda ay ina niya to si Ate Kwan kay nagistorya mi ni Kuya Awil gabi misad asi kwan ana si Antonia ray bahala ana ko no nahala ka Ate Antonia ikaw rum ko ni bahala ning increase di lang kwan lang duikit nang ruil Allah salig na taon na sila nimo Antonia kumbati gid ha pero unya na ko no dodge og inihuman siya yang birthday ha. Anya na sa pagpahibalo dito nga, increase na. Naniguman sa birthday ko, no? Oh, mag-celebrate sa birthday. Ah, sige, sige. Bugas, 20 kilo. Tag-20 ang kilo. Oh, tag-20 ang kilo. Muna'y pasalig, mga karunda. Atol si kampanya. Gisa na pasalig na, Rods. 20, may mong 20 ang kilo. Kada... 20 ang kada kilo sa bugas. Oh. Niya karon may mga di pwede kay kuan daghan kayo mga rason mga karunda. Pero wa sa wa pa nila nagi pasalig nga 20 pesos ang kilo. Daan na sila hibaw nga gagira na gudaan to sa Ukraine. Gagira na man daan. Mahal na man daan ang presyo sa gasolina. May aging tuig pa siging gasaka. Oh. Nya ni pasalig man gyud nga tag 20 ang kilo sa bugas. Nya karon mingon nga dili pa pwede kay tagugira pa sa Ukraine, dayon siging taas ang gasolina, dayon ang produksyon ni nana. Prohibon man na. Miagi pa man pila nakatuig ng labay nga mao gyud ni sitwasyon na. Ngano ni pasalig mo nga mo increase ang mo minus ang presyo. Mo 20 na lang. Hey! Si Ma'am Jane tabiliran 10 pesos dere sir. Uy. Minimum fair aplite. Ok, nige jis na dito. Ma, bintaharan na sa inyo Ma'am Jane, 10 pesos. Dere sa mo 20 man. 20. Na ay 15 nga ipatuman. Ay 15 no ang sasanggunian. Na? Ha? Nige mo hatag ka 20 di na masuklian. Nya 15. Mas may ba des Manila jis ra? Nga, taglagyo pagid na. Ha? Lagyo ang ruta. Oh, jeepney, layo kayong ruta na. Dinhi, bara o biyasong, sa di gani ka po, 100 meters? 20 na na yun? Hoy! Oh, matur pa ni Ma'am Jane, dire, 10 pesos dire, sir, minimum fare. Kay gira man sa Ukraine. Ay, kwak! Ano pa'y kwak? Morning, Sir Dennis. Morning po ni Sir Dudes. Oh, good morning.
Naapoy ang kwak. Bale si Ma'am Jean. Tumao mo po si Ma'am Jean. Proborator na ng Jesus ya. Dere sa dipolog kay 15. 15 ang gitugot. Dayon. Muhatag kag 20. Di, pasuklian. Oh, layo. Ya. Sakay ka. Sakay ka din ya. Parang turno. Gulayon. Or mahal ka ayaw. Kaya nga naman. Layo man. Mabi na musakay ko kay layo. Huwag dool para di lako naman ako na. Siya di muhatag kay layo. Sam na pag-unsaan na. Ha? Tarungan ko na ninyo diya. Hey! 15. May pa Manila. Ato tagsakay Manila, dudes. May pa ato tag dito sa NCR. Anak mi diya, Ma'am Jane. Okay. Tag-Jays ra. Ang pagkaon. Ako'y kini. Din hindi po tayo magka. Ang pagkaon ko no. Ano na mabuti reklamo gani dudes itong sa dapitan. Diya, 10 nga. Mahal ko no kay yung mga baligya diya. May karinder ya diya. Ha? Naam ko na yung mahal ka diya. Palit lang ko na ka o kanon diya. Balig. 100 na. Ha? Kwak! Hey! Kinsa po nung gawin. Balig ya diya. Matuting mahal lang mapun. Ay sa pagkadyo ta. Alas 8 di size na. RPN Radio Philippines Network. DXKD Dipolo Radio Ronda. Tanong ng bayan. Sino-sino ang mga babakunahan laban sa COVID-19? Ang sagot, ang mga babakunahan ay natukoy base sa taas ng peligro na mahawa o magkaroon ng malubhang COVID-19. Nahahati ito sa tatlong grupo. Ang unang grupo ay Group A na kinabibilangan ng mga frontline workers sa mga health facilities, senior citizens na may edad 60 pataas, may comorbidities o ibang karamdaman gaya ng hypertension at diabetes, frontline personnel sa mga essential sectors kasama ang mga uniform personnel at indigents. Sa Group B naman ay mga guro at social workers, iba pang kawanin ng gobyerno, mga essential na empleyado, iba pang may mataas ang risk maliban sa senior at indigent na populasyon, mga OFW, iba pang nalalabing trabahador. Ang mga hindi nabanggit naman ay kabilang sa Group C. Tumawag at makipag-ugnayan sa inyong lokal na pamahalaan tungkol sa schedule ng registration para sa iba't ibang grupo ng mga babakunahan. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Isang paalala mula sa DOH, UNICEF at nanghimpilang ito. Pagtibayin ang sama. Dahil tayo, ang tibay ng loob ng isang buong bansa. Tanduay Rum, higit 165 years nang sumasaludo sa mga Pilipino. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. Tanong ng bayan, maaari bang magpabakuna ang mga may sakit o comorbidity? Ang sagot, oo. Sa katunayan, kasama sila sa mga unang babakunahan kontra COVID-19. Ang mga may karamdaman o comorbidity, gaya ng may mga high blood pressure at diabetes, ay may mataas na peligro na magkaroon ng malubhang COVID-19 kapag sila ay nahawa. Kaya't mahalagang mabakunahan sila sa lalong madaling panahon. Kailangan lamang magpakita ng patunay na sila ay may comorbidity gaya ng reseta ng gamot, medical certificate o discharge notice mula sa ospital. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa inyong lokal na pamahalaan. Bisitahin din ang DOH website sa doh.gov.ph at Facebook page. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Isang paalala mula sa DOH, UNICEF at nanghimpilang ito. Sa radyo, Lunes, ngadto sa Biyernes,
Ang tabay, sinulat og direksyon ni Fermin Cudiantes Gomez, gidalit alang sa Kalingawan sa Tanan sa RPN Radyo Runda Drama Production Center. Ang tangi. Dramang Ang Atabay, inyong mabati, Lunes hangtod Biyernes, alas dos, ngadto sa alas dos imidya sa hapon. This song is brought to you by Tanduay Ram. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Is brought to you by Tanduay Ram. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Thank you, parayon ta mga karunda. Dayon, si Ma'am Jane, ta biliran matud pa niya. Tricycle, sir. Gis lang. Na, gis lang ha. Ang pag papunta ka sa palengke. Pero paggikan sa palengke, magpahatod ka, 20. Oy, ano mo, naingon na naman na. Moro magandang distansya, ha? Uy, kalain po na nindot, wala kay Jis. Ha, iniguli, ay nagsakay, lakaw lang. Oh, inigpadong lang, Jis. Iniguli, ah, lakaw. Aron, why, 20. Oy, happy wedding anniversary ni nila ni Agaw Dudong Ortega o Shirley Bolando Ortega. Okay, matur pa ni Ma'am Shirley, Agaw Shirley nga.
Good morning, Gaw. It's our 39th wedding anniversary with your Agaw Dong Ortega. Layo po nda to, Gaw. Surely, kapahibaw na gaganos ay anniversary. Garo makalukat patagtikit sa apal. Barato-barato pa na promo ba din. Anha din ta sa birthday anniversary. Pasti lang sayang nga. Oh, layo pa, Gaw, na yung mga activity. Pahibaw na, garo lukat ang tikit na. Barato man. Oh, barato man ang tiket basta dugay pa kamo sakay. Oh, pero karon na ay promo ang Cebu Pacific, pwede ko masakay na ana. Hindi, na ko masakay bisa pag promo pa na sila tag 100, hindi ako masakay ng Cebu Pacific. Oh, pal noon, huwag na promo. Pero talaga sarap po yung promo aning pal nga li. Oh, ganoon na yung mga activity layo pa. Ah, paibaw kayo, anao na to. Oh, sakay ta og ganang barato baba basta layo pa ka mo sakay, dugay pa ka mo sakay, barato ra man mga karunda. Oh, dai na kang promo karon Cebu Pacific, pwede na ko masakay na. Bahala na na. Liman ka. Koy kamo mag-avail nang kuan ha, promo-promo ay gyud mo inigabot na speech ang manakay mo. Kita lang di gyud mo pula hig sakay kay pula hig ni mo di na mo dawaton. May inigtog pa eroplano ana. Di na na sila mo dawat. Mo check-in. Anya, karon ga promo halimbawa 1,400. Oh, di barato. Na, udi mo pasakyo na kay magparibok mo ang bayaran ninyo kato namang regular rate nga tag 6,000, 8,000. Oh no. Na inyong 1,400 tag 8,000 di tapal mo tag 6,600 kay maka pagparibok. Oh, wala no. Kansi mo. Mo na bantayan ninyo mga krunda. Unang ako di ko masakay Cebu Pacific na. Kini atong tuloman nun, paturagas, mga karundag, yatod ka ninyo sa mga tingwa produkto sa YJJ. Ato na sila mga produkto sama sa Muscle Man Capsule. Ang braso sa mga kalalakin ang kunpang pagana sa kama. O gado na sila Muscle Man Coffee. Long performance enhancer for men. Supports stamina. Optimizes masculinity. Empowers bigger erection. 100% ganado ka. Nga, laing produkto mga karunda. Ang Hilas Coffee. Ah, Hilas Coffee, pabuta lang ha. Mabuti na hindi madugay. Ang stamina booster kini, samot mo yung makapaligon sa relasyon. Lain pang produkto mo ang Natural Rub Herbal Oil o Manay Sulpan. Yawan pang haplas para sa gibating panuhot o pamaol sa inyong kalawasan. O nausap ang Mutia Papaya o MJ Kojic Papaya Whitening Soup. Sabon para mo sina o muhamis ang inyong pamanig. Kini mabalit na sa kabutikahan. BJ's Catering Services, alang sa catering services ng inyong gikinahanglan mga karunda. BJ's lamang ang inyong atuan na kinislong susupulang ko tabog tulay parus pinyan na din ilang production area o ang booking office. Nasa sila Buatan de Riz Dipolog, dool sa Quezon Bridge sa Istaca. Una ang nagyutay sa Rotunda. BJ's Catering Services, nagpaibaw po nga doon na sila karoy resort, swimming pool, tulog ka po, duhad sa gagmay. Pero sa ka, usa sa mga gagmay diya, ana po mga apil-apil, mga dagko, kaya naman ang slide. O, na po sa mga adult, mga karunda, nindot, limpyo kayo ang tubig, flowing. O, flowing ang tubig, mga karunda. BJ's Place, Maligaya, nasa barangay Maligaya, lungsod sa Polanco, mga karunda, bugnaw ang dapit. Oh, namas bungtod-bungtod na. BJ's Catering Services o BJ's Place Maligaya. Alang sa inyong reservation o dugang mga pangutana 0910-900-359. 0910-900-359. BJ's Catering Services o BJ's Place Maligaya. Gipan na iagidumala nila ni Mayor Evan Hope Boyet o ni Ma'am Jazz Marie Olviz. Honorable Romer Bintalacion Ladera, mga karunda, sakop sa Sangguniang Bayan, sa lungsod sa Polanco, Chair sa Committee on Education, Agriculture and Tourism. Konsyal Romer Bintalacion Ladera, nang inaot kanunay siya ang tagilungsod, ngunta anakinik nunay sa Kapiskay, sa Panglawas, o Mahalikay, sa Bisaman Unsang Balatian. Ilabi na nining dengue karun. Tanawa mga karunda, nawa ng hine naman COVID sa balik ng dengue. O pagkusog sa COVID, mawa na pong dengue mga karunda. O munay pa kuan paghinaot kanunay ni Konsyal Romer Ladera mga karundang mahalikay ta sa bisan unsa mga balatian.
Dipolog City Water District. Ah, tubig mga karunda nga kagasirit. Bugno kayo. Tinaw pa ang tubig mga karunda. Pero ilan ang ipahibaw kanunay po sa Dipolog City Water District. Kung galing doon ay medyo pakalubog sa inyong tubig, ipahibaw na kinidihadayon sa ilang buwatan. Kaya ilagay na dayon nga aksyonan. O gagabalo na po mo nga kanunay nilang ipahibaw nga doon ay nalaga mga payment center partners. Ang DipCWD, safe mo nationwide, pwede mo dito mabayad sa inyong water bills. Ang MLOLIR, nationwide, pwede JCAS. JCAS mga karunda. Dayon, bangko, DBP o Land Bank online. Pwede po mismo dito silang buwatan. Sulod na i-tailor dito. O ka, dahil drive-thru po. Drive-thru, deskilid. Kumay mo sa drive-thru, kanawa na sukli-sukli ba? Aron madali. O, muna pag-alagad ka ron sa DipCWD. O, kanunay po lang gawag nga sunda kanunay. Dilia kanunay ang ilang Facebook page. Aron masayaran ninyo kanun sa mga developments o mga paibaw sa DipCWD. Kinigip pa na gidumalak ni Engineer Ruel Tabbarang, General Manager. Good morning sa tanang ng mga empleyado sa DipCWD. Ingon man kang Ms. Charmin Coque Monloso Pendo, ang Media Liaison Officer sa Moong Buhatan. Alas 8.31. Oras, hatod ka na to sa Metrocom Cellphone and General Merchandise. Namiligya sa mga brand new B2K players, amplifiers, speakers, electric fans, jewelries, all kinds of cellphones, or accessories. Ang Metrocom, nahimutang sa Rizal Avenue, Sudad Saripolog, sa Bongga do Norte, o nga isang ang tindahan, sulod sa Lee Plaza. Kasama Tanduay Life. Drink responsibly. DOST Science for the People. Nasayod na baka ang Department of Science and Technology 9, Provincial Science and Technology Center of Zamboanga del Norte, gatanyag o nagkalain-laing programa o servisyon na pwedeng haom sa imong gikinahanglan. Una, ang Small Enterprise Technology Upgrading Program or SETUP. Kini usa ka flagship program na gatabang sa mga micro, small and medium enterprises, pinaagi sa pagkuha o paggamit sa teknolohiya. Gihatagan ni ining oportunidad ang mga negosyante aron madugangan ang pagpamaligya, ma-streamline o mapaayong operasyon sa kumpanya, ma-upgrade ang kalidad sa produkto o servisyo, umahimo makakumpit sa tagsa-tagsang sektor. Ikaduha, ang analytical testing and calibration services. Gadawat ang DOST of food and water samples para masiguro nga ang mga produkto na hiuyon sa standards, regulasyon o kinahanglan sa merkado. Ikatulo, ang DOST aduna sa sub-scholarship programs for grade 12 third year college students and graduate students under science, technology, engineering, and mathematics courses. Alang sa ubang impormasyon, bisita ang DOST-PSTC Zamboanga del Norte sa Upper Tuno, tapad sa karang LTO's Dipolog City, or kontaka sa numero 065-908-0117 or 0998-792-4622. DOST, science for the people. Tanong ng bayan, saan at paano ako makakapagparehistro para sa bakuna kontra COVID-19? Ang sagot? Magparehistro sa lokal na pamahalaan kung saan ka nakatira, permanent o current address man ito o kung saan ka nagtatrabaho. Kayo ay tatanungin ng inyong buong pangalan at petsa ng kapanganakan. May mga lokal na pamahalaan na maaaring manghingi rin ng PhilHealth Identification Number. May mga katanungan din ukol sa trabaho at kung merong ibang mga karamdaman. Halimbawa, high blood pressure, diabetes, hika. Para sa mga detalye, magtanong sa inyong mga barangay o barangay health workers o kaya pumunta sa Facebook page o website ng inyong syudad o munisipyo. May ilang lokal na pamahalaan na may online registration para sa pagbabakuna kontra COVID-19. COVID-19? Kayang-kaya nating tapusin. Isang paalala mula sa DOH, UNICEF at ng himpilang ito. Lami ang magkapi oy unsaon na maniguwang na ta bawal na ta magkapi kay magpalpitin ang atong kasing-kasing. Dili na ka dapat magala ka ana lolo kay ani ana ang Muscleman Coffee, ang kaping herbal o dili makapalpitin sa imong kasing-kasing. Kini gumikan kay kini puro nga herbal o dili lang ka na makapagana pa sa imong pagkalalaki. Dawi atong sulayan.
Iya, Marge. Apo, kurata ba anigin mong kape? Murang taas akong enerhiya o mas maayo akong pamate. Tinuod ka na, Lulu. Gumikan kay ang Muscleman Coffee kompleto sa isang cup per bag nga makapabaskog sa imo kalawasan. Ay, siya, Apo. Ahan ba si Lula, di ba? Lahin na na, Lulu, ha? Ang Muscleman Coffee mapalit na karoon sa inyong mga suking butika, grocery stores o mga piniling tindahan. This song is brought to you by Tanduay Light. Ang gaan pag may kasama. Tanduay Light. Is brought to you by Tanduay Light. Ang gaan pag may kasama. Tanduay Light. Pag-u-ragas! Ay, balo! Ang buhatan sa Public Employment Service Office sa Dakbayan sa Dipolog. Uban sa pamunuan ni Mayor Darrell Lixter Uy, nagpaibaw sa mga nangitag trabaho. Okay, nga dunay pagahimoong special recruitment activity ang Catalyst International Power Agency karong adlaw June 10, 8 in the morning hangtod alas 4 sa hapon
sa my ground floor city museum ng Dakbayan. Dayon, sila nangitag domestic workers o guban pag skilled workers. Sa mga interesadong aplikante, may mo lamang magdala sa musunod ng mga requirements, application letter, resume, dayon, uban pang mga importanteng dokumento. Pwede usap ka mo mutawag sa Peso Dipolog sa telephone number 212-5860 o bisitahan ilang buhatan mismo na imutang sa third floor City Hall Building, Peso Dipolog, alang sa rugang pag-isayod. Matod pa ni Carlo De Loria, ang Supervising Labor and Employment Officer, mga karunda. Okay, katong mga nangitag trabaho diha. Hala, sulayin eh. Then, huwag na na'y trabaho, kaya ngita mo job, huwag na na'y job-job po na yun po. Trabaho na yun, dili kay lipod mo rin mo trabaho, abe kayo nakasuod na mo. O, trabaho yun, ha? Ah, lagi. Si Mario Lumingo, hello sir. Hello, Mar. Good morning. Uy, karun pa magka-Mar? Absent magka-pilakaadlaw, Mar. Asan man ka karun? Nagsugod na ka sa imong kuhan po? Media work, Mar? Ah, wala pa. Ah, sige. Gilas, Pilipinas, padayon na pagpangandam alang sa FIBA World Cup. Mas gipangandaman sa Gilas, Pilipinas ang duol na nga pag-atubang sa duruha ka window sa FIBA. Gipayag ni SBP, samahan ng mga basketbolista ng Pilipinas. O, murag mo ginimining ni SBP. Executive Director Sunny Barrios nga pilaka simana nga himo nila ang insayo para mas siguro nga magibabaw ang national basketball team sa nasod. Nga gitun-an na karon matod pa nila mga lihok sa mga maatubang nila. Okay mo ba? Natuon. O, mayroon nga may sabak ang gila sa musabak sila muatubang sa sunod nga window sa FIBA World Cup qualifiers sa New Zealand og Manila, ingon man sa FIBA Asia Cup Championship sa Jakarta and Indonesia, mga karunda. Kinsay coach ani Dodge siya kwan sa Chot Reyes gapon. Daka mo ito nag-ingon nga alis dan si Chot, wah malis de mora de gapon. Waka gadungog. Ngayon to sila nga alis dan ko na itong coach si Chot Reyes kay gira sa Ukraine. Oh eh, wala dito. Oo. Doon ay beto yung dunga na ito, mga karunda. Kung saan nahitabo, agsa kwan ron. Agsa, may agi doon. Pildi, no? Pildi. O, sukad na sukad mo. But, duga na kuno nga, gihawakan sa Pilipinas ang kwan. Ang gold medal sa basketball, sa Gilas. Kantura na. Silver na lang hinoon. Second, Pildi, Indonesia. Samtang sa laing bahin, tulo ang patay sa pagpamusil, agoy na po yung pagpamusil na po. Dito sa Maryland. Uy, agaw Torch, Maryland. Amping mo di ha? Kung agaw di si Arthur Murhia, huwag yung pabilya. Patay, Maryland mo to? O, Maryland. Patay, tulog katao sa naitabong pagpamusil dito sa Maryland. Sumala pa kang Maryland Governor Larry Hogan. Nga, sa kapulis, usab nila ang napusil sa abaga. Ah, binta kay abaga ra. Dayon, nahitabo ang pagpamusil dito sa Colombia. Colombia Machine. So, sa kakumpanya nga nagbaligya og mga heavy equipment. Parayan po sa mga nangalap karon ang otoridad og mga kasayuran sa nahitabo nga pagpamusil, mga karunda. O, sa Maryland. Oh, pamusil. Bali, no? Uso kayo sila pamusil. Ay, noon. Nama po din sa ato, no? Nakakayang balita po nga. Gipusil po. Ah, kaya ano, ha? Oo, oh, kumilig sa pinyan in town. Ah, sumutya. Oh, gipusil. Patay. Ma, din hira na doon din sa ato. Oh, dito sa pinyan, no? Gabi. Muna, tiyaw muna. Eh, di ito kumpiyansa ni Dudes.
Kuya, na ganyang panahon ron. Ano man eh? Minahitabo man eh, inginaan eh karun. Ha? Ah, agay sa gira sa Ukraine. Tigalin eh. Ah, sige nang gira. Oh, pre yun. Si, okay. Incoming Security Advisor Clarita Carlos, mga karunda. Kurat man eh, kay Professor man eh. Before sige, ang critical engagement sa China, tali sa territorial dispute sa West Philippine Sea. Gipursigir karon sa incoming Marcos administration ang critical engagement, critical engagement sa China. Luyo na ni territorial dispute panagbangi sa teritoryo sa West Philippine Sea, WPS. O, sa pagpapakighinabi ni former UP professor o incoming security advisor Clarita Carlos kang President-elect Ferdinand Marcos nito Miyerkules, usa sa gituki nila nga iskutan ang kabayan na sa relasyon sa atong nasod ug sa China. O, niaging adlaw June 8, gipahibaw ang nomination ni Carlos isip musunod nga national security advisor. Matuba pulihan ni Carlos, former military chief of staff si Hermogenes Esperon. Pa ambit ni Carlos nga gidawat niya ang tanyag ni Marcos nga mahimong national security advisor gumikan ang defense security of foreign policy ang iya ang areas of research and expertise. Eksperto kuno siya sa defense security o foreign policy. Gipunto ni Carlos, mga karunda, nga apil sakop sa national security and economic life ang nasod nga diin na dapat nga i-consider ang security sa kinabuhi, pagkaon, enerhiya o tubig. Si Carlos, hinumdum ito ko ni Carlos, mga karunda, sa di pa na ito ni Tiwaso. Hinumdum ko ni Nikon sa ito ni Kwan niya. Sa Clarita, Clarita Carlos dito sa kapanahon, mga karunda, nga kon katong gi-interview doon ato presidential debate nga gipasugdahan sa basta dito sa TV station sa katabi daw na ay pastor na taga Davao doon kisa na sige kibuloy o kanang iag TV station na dito mo to silang Marcos doon ato silang Gonzales, dahil itong interview. Ngayon, Agnes Carlos, gabi mo ito. Pero, gabi, pero ga-shed mo siya, mga karunda, ga-shed. Ingiinan siya itong host nga, oy ma'am, gabi na biya ron. Naata sa sulod niya, ga-shed pagka, ay! limot ko, limot. Yung siya, gayon, limot ko. Isun na ning tiguang na, ano, matod pa niya. Yeah, tiguang naman ito. O, dinaga na sige na itong dakang malimtan, mga karunda. Oh, atong interview sa kwan. Itong presidential debate. Oh, nakakita mo ko ato. Oh, diha po to si Marcos. Oh, pag mag-interview, nagpa-dool-dool din to si Carlos ni kwan. Ni Marcos. Morning na himo po siya aning kwan. Gitudlo po ni siya. Gipunto ni Carlos, mga karunda, nga appeal. Gihatagan niya. nga, dili, husto. Ha? Matupad dili husto para sa Pilipinas nga subayon sundon ang konsepto sa national security sa Amerika nga naka focus sa military perspective. Una nang daig ni Marcos Jr. ang kahibaw ni Carlos pag kabahina sa foreign policy o international politics. Si Carlos usab usa sa mga panelists sa analagi o sa panelist sa bugtong gitambungan ni presidential debate ni Marcos niyatong election period. Mao ni gini, madadaan palagi ko. Si Marcos gito, si Carlos mo'y panelist, usas mga panelist ato, katong television station tong pastor sa Davao, nga morgi at apila ni Marcos, nga debate. Ang ubang station, wala mo siya mapil. Katura, katungan dito sa Davao. Nga, panagyahan ng TV station dito sa kwan. Itong pastor lagi.
Motos Carlos. Mauli gito nga kuan siya murag pa siya og na wa na sa lahi pero kuan na pura. Okay, wala ni gabi inan dako gasid pa siya. Dun na kana to sang mga na sipyat ba. Isa nga pasensya na, di sa munig tiguang na. Oh, ano ba to? Tiguang na. Nakaroon gitudlo siyang National Security Advisor. Ang tiguang retired naman isang professor mga karunda. Moto, pag-uman sa interview, ingon nito si Carlos nga, oh, gusto ko nga puntahan sa opisina na, gaya ko na bagi. Ako, talo-taloan po niya na tos Marcos tigali. Ano mo ni karoon, gitudlo ni siya mga karunda. Mga Presidential Security Advisor. Sakto lagi na ako, ito nakakita lagi ko ni. Umore, bugtong itambungan ni President-elect Marcos mga karunda nga presidential debate. Ang diha si Carlos. Atong usbon ha, katong ngayon trabaho. Kay karoon rin bang adlaw rin eh. O, diha sa Atolomo City Hall, sa Silong. Kanito bitang kaniadto atubangan. O, kanan na atubangan na diha rin. Gihimo naman nila ng museum diha. O, diha mo. Naliko sa atubangan ha, along Rizal Avenue. Oh, dili ayaw dere Bonifacio. Kani Bonifacio para naman na entrance sa mga kwan, na mga transaksyon di City Hall. Nasa likod, oh, likod nga atubangan sa Rizal Avenue. Makatong dai fountain bito di ani adto. Karon nindot man kay nang lugar ha dia. Nago. Kwan ha, alas 8 oh, nagsugod ani kini ha. Oh, puno na gyud ani daghan kay tao dia. Pura na gyud, wa man libutang mo kining pag nangita ani nga kwan. O sa ka-agency, o kasa niyo patrabaon. Pero lagmit gawas, international man. Ah, sa gawas din ni Dodds. Catalyst International Manpower Agency. Ah, sa gawas din niyo mga karunda. Okay, naragod na international. Orag duda ko, ato mo patrabaon na niya sa Ukraine. O di, Ukraine, Russia siguro, mga karunda. Sige, ato mo dito kay Aron. Katang labi na rin itong mga batanon pa araw maka-experience po giyera. Bitaw, mga karunda. Bitaw, sulay lang dito yung pungutan na ha. O, wala ta. Ito, panaghap rin nga ito ha. Panaghap rin nga Ukraine mo. Pero pagdi po eh. Giyera ko dito nga. Ito, ang giyo mo dito. Pero basi, ganahan po mo. Quack! Ha? Quack! Basta si Ma'am Jane, kaawat na po ano na. Quack! Ay, Ma'am Jane, kaawat na noon na siya. So muna ni, mga karunda, hala, ato ang nireturo. Okay, tama, alas 4 sa hapon na ni. Application letter. Naidakang kaawat-awatan diyan nga application letter. Resume. O, ganun, tinuod lang ha. Diyan ganun, pertinent documents. Saka ni, o, takaibawa ni. Saka ikaw, doon sinibawa ka ni. Masa ni pertinent documents. Takaibawa ni. Masa kung saan ni mga dokumento ha, mga karunda. Application letter, resume of pertinent documents. Barangay clearance, panapod. Police clearance, panapod. Dako-dako po yung gasto niyo, no? Kini mga apply na yun, dako gasto niya. Wa pa kay trabaho. Gasto na kadaan, mga karunda. Sidula pa. Kinalag sidula, liman ka. Mayroon pa sila nga. Natural yun na, sir. Manarabaho, magasto sa man. Nang sabi ito, gasto mo man trabaho? Ha? O tara nga, apply, sir, kuha ko barangay clearance, kuha ko sidula. Bayad ka o 15. Sir, wala pa man ko yung trabaho, sir, mga apply pa man ko. Sige, bayari ha, inig makatrabaho na ka. Utango na sa sir. Sige, sabi nga niyo mo, kuhaan, simplisyo, sigurido. sige, lista dali ha. Basta, mahibawa na naman trabaho na ka, bayad ka ha. Yes, sir. Ganda, man, yung sakto. Ngayon paguman, ang kuhan na po, barangay clearance, pilay barangay clearance, sir, 150. Ha? Utang mo na, sir, mga play pa man ko. Sige, utang nga. Kasi nga nyo mo, simplisyo lagi, sir. Simplisyo lagi. Sige, utang nga. Utangan ka, 20, halimbawa, si Dula, 20, o din, 150, 170, ha? Ay, mong kuhan? Sige, sir. Sige, paguman, ato, kuhan, police, pagkag, police clearance dito. Pagkabot sa police clearance. Sir, pero yung police clearance, bayad siya. 200! No, wala. Mga mga kwarta, sir. Mga apply pa man ko. Mga apply. Dito, City Hall, sir. Ito yung ilang giingon nga Catalyst International. O, na yun.
Nya, kinahanglan mo police clearance, sir. Wak pa mo kuy kwarta. Nagay na, nya, dili ka kapwede ka kwa. Sir, pwede utang mo na siya, sir. Utang, singalan mo. Simple siya, sir. Ah, sige. Simple siya, wala. Na, laliman ka. Nga, mukuha na pag NBI clearance. Utang lang nga pun. Ano ang tanong gobyerno, no? Putangon na siya, kaya nang-apply ko. Sa't pa, wak pa'y trabaho na. Wak, kwarta. O, pahuwa mo lang sa, pautangon ba? O, sige. Or, kanang hippie bas police. O, sige. Ako si Tapara na. Basta bayaran mo ni Simplicio, ha? Inigwan, ano ba? City Hall pod. Sa barangay pod, ang kapitan na siya matapal. Kap, taple na siya ni Kap. Kay. Ako na kang bayaran, dublihon ako ni Kap, katrabaho ko. Ala, sige. O, okay ra. Ano ba? Muna public service. Service siya sa katawahan. O, utangon. Utang siya. Total. Ayaw po pusas eh. Pupusasan po na di kabayan. Ayaw lang, pod. Sige, okay, nagtrabaho na. Pimerong sweldo ni mo, ha? Sir, pimerong sweldo, sir. Ako siya nangibayad sa kong utang siya sa bugas, sir. Sige, ikaduang sweldo, ha? Ikaduang sweldo. Sir, ang ikaduang sweldo, sir. Ako ito ipalitambal sa kumama, sir. Kaya nagdaot man. Ay, ikatulong sweldo, ha? Sir, ikatulong sweldo, sir. Agata sa akong anak, sir. Kaya, ikaupat ka sweldo, ha? Bantay ka, ikaupat. Anara. Basta kayo nakaalagad ka sa imong katawahan. Ha? Kaya ka na mga plague trabaho, di ba nalim niya? Manangang, wapag huwag ka trabaho, so wakay kwarta. O, mangutang na po ka. May pa dito ka sa barangay utang. Dito ka sa police, mga police clearance, NBI na po, NBI. O, sir, kana chief sa NBI, mo siya matapal. O, taplis siya ni sir. Bayad lagi ko magkatrabaho na ko. O, ito doon, ibawaan niyo nang magkatrabaho na ko. O, sige, ano? Di, kay, bayad 200, police clearance, 200. Ba picture pa ka o pa-xerox pa kanin dito o pastilan ay ha ID usap mo ng ID ah picture o ID picture lagi o sir utang mo na sa sir o sige sige okay na ano basta kay bayad ka ha o bayad ko ni sir magkatrabaho lang ko bayad ako o ano unta dapat ang gobyerno tabang ba sa iyang katawan di ba kaya nanarabaho god niya pagastuhon ba man agpa xerox pa photocopy pa ana daghan kay requirements tapla lang sa das gobyerno total pagka trabaho may bawa ano man gawa labi na og magagawas dito si gawas magtrabaho ano unta dapat mo na saktong pag-alagad public service sa mga katawhan ha huy o dinog mo o barangay sa daan sa barangay lang daan barangay kapitan tapli lang sana. Barangay clearance, sidula. O, paraasa mo ng sidula. Sir, mo kubra ko sa tupad. Kanang tupad, kanang mga pantawid. Kana, bayaran niyo muna. Okay, kubra niyo muna. Pero paraasa mo ng sidula. Sir, mo lang apply pag trabaho. O, sige, sige, utangan lang sana. Ano? Pero, kuha naman tayo pang panahon nga mo padayan sunahan mga karunda. Hantun na lang po lunis na ni. Ato ning tiwaso na. Itong hangyoon ng mga barangay officials, mga mayor, o sa gobyerno. Kapag humulong sa anong mga katawahan na ito nga-apply pa. O pero sa lunis nga, atunti wasa ni lunis. Hantun na po sunod di gayon mga karunda. Samtang manamilita ninyo, magbilinta sa panultihon ni Engineer Abraham Tizon nga ang kaugmaon sa mga kabataan nakasalalay sa nagpakabanang ginikanan. O, banat, huwaman na ito ng pahayag ni Kuan Engineer Abraham Tizon sa Barangay Punta. Uban ni Jean Sil P. Garrido, thank you kang Ma'am Jane Tabiliran o Mario Lumingo, bingurman ni Shirley Bolando Ortega o sa tanan nga nagpaminaw ni nga tutulumanon nga wala magparamdam. Inyong alaga sa giyapon ng tingog sa bata ng Filipino, Dennis Garay. Manamilit, thank you, bye-bye!